Patay ka na, papi, hindi pa ako handan. What's up, Potsigros? What's up sa inyo mga patatas? Welcome guys sa panibagong car vlog natin. Bago natin simulan syempre yung car vlog, gusto ko muna mag-shoutout sa mga taong to sa pag-suporta and sa pag-comment sa videos natin. Shoutout kila Sir John Alexis Direct. Shoutout sa'yo, my guy. Shoutout din kay Sir Renz Beltran. Shoutout sa'yo. Kay Boss Aldwin Vlogs. So, thank you sa pag-suporta ng channel. Kung gusto nyo magpa-shoutout guys, comment nyo lang down below. Nakapin naman dun palagi. And yun, sana may mga tutunan kayong mga bago and sana na-enjoy nyo yung car vlogs, no? And yun, tuloy natin yung video guys. Babalik tayo sa panibagong vlog guys. Ishushoot natin ngayon, first time ata. Actually, pangatlong EG hatch na shoot natin. Wala pa tayong nakikita ng EG hatch na ano guys, no, na medyo daily car. Pero ito medyo daily car ishushoot natin. Ayan. And then, kasi kung nakita nyo dati yung mga video na shoot natin ng EG hatch, parang laruan guys, no? Alis wala lahat sa loob. Pero ito, medyo sleeper guys. Sabi nga ni Papi Ryan, sleeper. So ito si Papi Ryan, Pops. Yan, baka may gusto ko sabatiin, Papi. Binabati ko mga grupong antips. Antipolo ba yun, Pops? Antipolo. Bakit? Di ba tagalas Pinas ka, Papi? Yes, pero dun talaga magaling gumawa eh. Ah, sa antipolo. Simula natin kasi baka mawala yung araw, guys. Baka mawala yung araw. Simula natin, Papi. Ano ba meron sa, anong complete model name ng auto mo, Papi? EG4, Japan to. So yung firewall nito, hindi talaga namin convert ng for local. Para ma-maintain yung Japan talaga. Yung kaha galing Japan, Pops, no? Mm. Ano ba, alam mo ba, anong pinaggaiba ng local na kaha sa... Well, for me, para sa akin is yung mga galing Japan talaga na kaha. Kasi hindi madali mabulok. Mostly ngayon kasi pagka mga EG sa atin, ang dami ng mga bulubulutong. So ito, as is fresh ko naman siya nakuha. Na straight from Japan. Kumbaga mas makapal siguro yung mas makapal. Kasi iba pag JDM. Nakuwento mo sa akin sleeper siya, no, sleeper. Hmm. Ba't ano ba makina nito, Papi? Naka B18c straight type R to. Tapos yun, mga headers, 421 Jasma. Ayun lang. Tapos talagang straight type R lang. So yung B18c galing Integra, Pops. Galing Integra. So yung bigat ng Integra inalis, nilagay sa EG hatch na napakagaan. Humahataw, Pops, no? Humahataw. Kasi guys, no, kasi nasa UP kami guys, no, nasa UP kami ni Papi. Malayo pa lang naririnig ko na, Pops, eh. Sabi ko, puta, yun yata yung i-shoot ko ngayon, ha. Check natin mamaya, check natin. Pwede ba natin i-drive to? Oh, pwede. Pero mamaya, Pops, no, mamaya pa. Pwede. Ikutin muna natin. Call on the east. Hi. Everyone, I've been quiet for some time, y'all. Let's go. It's a time. What? It's our city. We're going to represent the east. Are you with me? Now you see me. Now you don't. We the beast in the east. Loud and proud from the east. We be banging on this beat. Everybody on retreat. When they see us on the streets, repping east signs. Hold your peace signs. Smoking trees. Ha, can you read minds? Gotta hold tight. Lili Barin. That's how we do it on the east coast. The BB Guin. We're representing that east. Flow. Di sasan tuhin. Kahit na sino bang tumatahol. Walang sino makakaling. Slow. Either way you want it, yo. You know we can get it to you just the way you want it, yo. You know we gon' get it to you. We ain't gon' stop till we drop. We the beast in the east. We breaking chains with ease and keep us on the leash. We free. It's our time. What? It's our city, yo. Harap, Papi, anong meron dito sa harap? Sa harap, Kevlar na hood lang talaga. Yun lang yung nalagay ko sa kanya kasi I wanted to keep it simple as much as possible. Para simpleng-simple yung auto for daily use din kasi. So, Stanley headlights lang. So, bumper natin, Papi, wala namang pinagbago? Wala. As much as possible, ay ano ko siya ng EG stock na kahalan talaga. Fiber hood lang talaga yung pinalit ko na Kevlar para mas magaan. Para kunwari, Pops, walang baon, no? Yeah. Yung concept ni Papi, no? Yung concept, no? Para mukha siyang wala, EG walang... o kaya D15. Oo. Oh. So ito, Papi, EG... Ano siya? EG? EG4. EG4. So mga walang alam na Honda, katulad ko, may EG1, 2, 3, 4, hanggang 9? Mm-hmm. Oo. So, iba-iba yung... Siguro yun yung variant, Pops, no? Yep. By class siguro, gumaganda yung interior, gumaganda yung makina, tama ba? Kumbaga parang sa mga BMW, may series 1, 2, 3, 4, 5, meron din naman yung EG. Hanggang 9 lang siya, Papi?
As far as I know, yes. Hanggang 9 lang, guys. Hanggang 9. Liba tayo sa gilid, Pops. Pops, tama ba? Rota spoon or totong spoon yan? Rota lang to, Pops. Ah, rota. Pero nakalap siya with Federal 595 Evo. For daily use. Malaman, medyo magastos ang goma. Pops, tanong ko lang, ah. Ba't hindi ka naka, anong tawag pinapares nila palagi dyan? Achilles. Pang-daily kasi, para medyo budget-friendly din. At the same time, may takbo, may yung grip sa kalsada, okay. Okay na ako sa Federal 590 Evo. Pero, for race siguro, the best for me is a Toyo R888. It's a perfect watch for me. So, likod papi, naka-disc brake yan, hindi? Yes, sa likod, naka-disc brake din. Siyempre, once na you've created your engine, dapat baon ka rin ng preno talaga. Itong rear, saan galing yan papi, yung disc brake? Itong disc, pinaconvert na lang namin yan, Santa Polo din. Sila na rin gumawa niyan, ginawang disc brake na rin yung likod. Check natin low pops. Pops, check ko lang low ba? Tignan ko lang ano ba meron dito. Pops, wala rin laman sa loob, no? Yes, walang upuan. Para so, ito yung interior guys, no? Quick slip muna tayo dito. So sa likod, wala. Pops, ang bango ah. Anong freshener ba? Gusto mo yung shoutout yung air freshener? Air Spencer. Ow! Spencer talaga, the best friend. Punta tayo sa likod, Pops. Sala natin. Ayun, no? Tsaka, Pops, no? Napakaganda ng color. Ano tawag sa gray na to? Silver siya, metallic. As is siya, original paint siya. Ah, talaga? Ito yung original paint? Anong year to, Papi? 95. So, for ilang years, Pops, maganda pa condition, no? Yep. Tama ba? Mm-hmm. Alaga lang talaga. Okay, so sa likod, Pops, stock na stock, Pops, no? Hindi mo inalis bumper. Hindi ko inalis bumper, spoiler as is, stock na spoiler. Kasi gusto ko talaga magmukha siyang simple lang. Parang walang talagang ano? To look plain. Oo. Pops, tanong ko lang, no? Kasi siyempre, ikaw, Las Piñas ka, Pops, no? Siyempre, madalas ka ba may humahabol ba sa inyong mga, sa mga highway, sa mga expressway? Meron, siyempre, meron. Siyempre, mga car guy talaga, mga mahilig sa kotse, di maiiwasan. Oo. Pero, lagi naman, friendly game talaga. Busina-busina lang, Pops. Busina-busina. Pagkatapos, siyempre, lahat tayo mga mahilig sa kotse, kahit anong build yan, lahat, magkakapatid yan. Appreciated pa rin, Pops. Appreciated. Oo. Sa likod, Pops, ano itong Blanche Racing? Kasi medyo matunog yan, no? Yes, Blanche Racing. Kilala yung Blanche Racing. Ang founder is Boss John. Boss John Blanche. Talagang tested and dyno-proven yung mga headers niya, exhaust niya. Kaya ako meron sticker niyan kasi talagang believe ako dyan. Okay. Believe ako sa Blanche Racing. Tanong ko lang, Pops. Ilan ba horsepower na itong kotse mo ngayon? Well, hindi pa talaga namin na-tune ng dyno ulit, no? Pero before, nakakapag-clock to ng 13 low, quarter mile. Sa quarter mile? Yeah, 13 low. Mabilis na yun. Pwede na rin. Pwede pero, na. Pero syempre, marami talaga sa atin dito sa Pinas na malalakas talaga nagpupuha. Kargado pa ng mga ano, ng mga upuan, mga sidings. Yes, yes, so pag inalis mo, siguro mga... Siguro mga 12. Mga 12. Sana. Mga 12. Sana. Wala ka naman na masyado sa labas, no, papi, no? Kasi... Yes. Sleeper na sleeper yung itsura, no? Mm-hmm. Pops, check natin loob, pwede ba? Yeah, sure, pwede. Check natin loob, guys. Ano ba meron dito, papi, sa interior natin? Well, dito, simple lang. Upuan, ride na bucket seats. Para ako, mas comfy kasi ako pagka bucket seats. Lalo na sa seatbelt niya. Mas gusto ko yung seatbelt ng bucket seats. Iba yung seatbelt na ito, papi, hindi siya yung parang nakalagay dito, no? Nakalagay siya actually dito. Nandito sa likod ay yung railings. Ah, okay. Well, may project kasi ako dito eh. Ang gagawin ko sa kanya is i-roll cage ko yung likod. Mm. Para mas safe ever man, di ba? We never know eh. Dapat pagka bumuo ka talaga, dapat safety mo pa rin iniisip mo. Tapos Maribela, Momo, then D1 spec na quick release. Tapos Greddy na gauges lang. Ito naman ulit na Greddy. For oil temp, vacuum, and water temp. Tapos yun, talagang simple car lang pang daily talaga. Kita ko dito, papi, may mga Twitter ka, no? Yes, naka-sounds ako dito. Naka-sounds ka rin? Naka-3-way ako, tapos 2 din na head unit. Pero syempre kasi, para hindi maantok. Oo. Pops, hindi ka naman nata maantok kasi medyo malakas yung tunog. Medyo maingay nga. Medyo maingay, no? Naka-stuff na 24 to, ng limitless. So, talagang maingay kasi nasa gitna, rinig na rinig talaga. Pops, pwede ba ma-experience yung bucket seat natin? Oo ba? Oo naman. Check ko lang, guys. Check lang natin. Uy, pucha. Papi, ang baba. Yes, baba talaga siya.
Ako kasi, Papi, hindi ako medyo, hindi ako fan ng mga ganito eh. Kasi medyo malaki ako, Pops, no? Yung mga ganito, parang na-re-restrict yung galaw ko eh. Yes. Diba? Medyo ano talaga, kasi dahil sa mga paddings niya on the side, yeah, medyo talagang fit na fit talaga siya. Pero pagdating sa ano performance naman kasi, ito talagang the way, Pops. Yes, no? Kailangan. Kasi yung mga paddings niya, may purpose siya para talagang intact ka. Tapos yung harness ng seatbelt, syempre, para mas safe. Para kumbaga may nakakaapit sa'yo, Pops, no? Yakap-yakap ka na ng asawa mo habang nagdadrive, no? Yes, parang ganun. Tsaka ito, nare-recline to, Papi, upuan. Yes, nare-recline to. Ito yung bride na Ergo para nare-recline kasi yung ibang buckle seats, hindi talaga nare-recline. Eh. Parang ano talaga, race car ready, no? So I wanted to make na may tulen siya, at the same time, yung comfort mo, andun pa rin. Ito mga to, Papi. Stock. All stock yun. All stock talaga. Ito, stock to. No, ito naman, ang pinalitan ko lang to ng 2-din head unit. Siyempre, ngayon, uso na mga Bluetooth. Oo. Like nung araw, diba? Para mas madali, tsaka para mas maganda yung mga music. Yan, nagpalit ako 2-din. Pops, tanong ko lang, ha? Itong dashboard medyo sariwa pa, no? Yep, intact talaga siya. Kahit mga gas, putok-putok, wala. Wala, Pops, no? Ayun, no? Wala. Tsaka iba yung, parang iba yung kulay niya, Pops. So, parang brand new ba to, Papi? Hindi naman. Hindi naman. Talagang na-maintain lang. Huwag mo lang talaga bibibid. Bibilad sa... Bibilad sa araw talaga ng paghapon, araw-araw. Puputok talaga. Puputok. Eh. Iba siya, Papi, intact pa, no? Hindi siya... Iba kasi, Papi, refurbished na, no? Yep. Pero ito, intact talaga. Tanong ko lang, magkano ba benta ng mga ganitong dashboard? Kasi sa iba, precious Toyota eh. Ang pagkakaalam ko, hindi siya bababa ng 10. 10K? Dashboard niya yun. Oo. Dashboard? Yep. Damn, bro. Mahal din. Sa Toyota kasi, Papi, mga 8 maganda na eh. Mm-hmm. Pero ito iba pa pala dito, yeah, no? Medyo kasi ngayon, rare na talaga yung mga EG, SIR, talagang kumbaga yan na yung mga susunod na mga sa atin ngayon, talaga mga kaputukan yung mga rare na Corolla, mga Celica na luma, Sprinter, feeling ko susunod sa yapak yung mga EG, EG no? SIR, yeah, di ba? Kasi medyo late pa yung SIR pa, so mga 2000 plus, di ba? Give it a few more years, talagang eto naman siguro ang feeling ko. Tataas talaga. Yeah, tataas ang value, talagang rare cars na for keeps. Sa likod wala naman, no? Sa likod wala, talagang ano lang, tinanggal ko lang mga upuan. Tapos ultimo yung color ng loob, talagang body color. Oh, nice! Check natin. Walang kalakalawang, maayos talaga siya. But, ano siya, body color? Naka top coat ba yun, Papi? Hindi. Hindi, yan talaga siya. Yan talaga, no? Lang siya. Talagang pang maintenance ko lang dyan, wax. Nasa yung mga, nung binili mo ito, Papi, may mga upuan yan? Yep, may mga upuan yan. Inalis mo na? Inalis ko na lang talaga to lighten the car. Yun lang naman sa interior eh, kasi wala masyado masabi sa interior, Pops, no? Yep. Yung goodies nasaan, Papi? Nasa trunk, nasa hood. Nasa hood talaga. So, Pops, check natin ba? Check natin ano meron, guys. Oh. Kasi sleeper, guys, oh. Sleeper yung itsura. Halos walang laman, Pops, no? Nasa hood. Pucha na yan. So, ito yung makina ni Papi. Check natin, guys. Pulang-pula, Pops. Ano meron sa makina natin? Well, sa makina ko, naka 4-4 na EG, dock na non-LSD. Naka tri-pack na XCD clutch ako. Tapos B18c, type R, straight yan, all the way. Tapos naka box, tapos headers 421. Tapos cam gears, naka Golden Eagle ako na cam gears. Pops, tanong ko lang ah. Ang laki, ano tawag dito, Papi? Fat tube siya. Tapos naka-filter ako na ito, AM na fat tube para mas okay. Pero mas okay pa rin talaga pagka ram air for racing use. Ah, talaga? Totoo yun. Mas okay for ang ram air. Kaya normally pagka nag-tune talaga dapat naka-ram air. So ito, Papi, inaalis mo yun, hindi? Yep, pagka nag-tune, papalit ako ng ram air. Tapos may throttle para mas maganda yung bigay niya. So, ito, Papi, itong block natin medyo pulang-pula, no? Yes. Stock na color yan? Stock. Ah, talaga? Never ko pinabugahan yan. Talagang kahit medyo madumi, ina-assist ko siya kasi gusto ko talaga ma-maintain yung pagka-original ng lahat. Tamang linis lang siguro, Papi, no? Tamang linis lang talaga. Pero syempre, hindi mo maiwasan minsan talaga magkaroon ng langis-langis. Pero it's part of it, eh. Kasama sa bilo. Siguro, pagka natapos ko na itong project car ko, tsaka na talaga yung linis ng lahat. Tanong ko lang, Papi, siguro naman kaya may langis-langis, binabanat mo ata hanggang
Hanggang ilang RPM ka ba na gaano dito? Bumapalit? Ang dito ng shifting is 85 to 9,000. Doon ka nag-shift, Pops? Yes. Putang taas, Pops! Yes, 85 to 9,000 ang shifting nito. Ang RPM talaga ang cutoff nito is 10,000. Pero yung gauge mo hanggang 8? Yeah, hanggang 9. Hanggang 9 ang gauge. So, Papi, nagtataka ka pa, ba't may ilang binabanat mo kasi, Papi? Yes. Pero normal naman kasi, Pops, kapag ganitong build, no? Ganun talaga. Talagang part yan talaga ng buhay ng ganitong mga auto. Oo. Pops, tanong ko lang, gas-wise, gas mileage, ilan? Medyo makati talaga. Kasi ang full tank ko dito, nasa 2,000. Naglalas siya ng mga 3 days lang. Kasi blaze yun? Blaze. It would last mga 3 to 4 days. Kati! Pero pagka talaga namang rolling ka lang lagi, I think it would last until 5 days. 5 to 6 days. Ano na yun? Mabait ka na nun, Pops? Talaga takot-chubby tayo. Takot-chubby talaga, no? Pops, napansin ko lang, ha? Since nakabukas hood natin, pansin ko lang, isa lang yung wiper mo, Papi, no? Yes, isa lang talaga. Ano kwento niyan? Story kasi niyan eh, na nasa SCTex before, nilipad. Ah, talaga? Yung wiper, yes. Siguro yung screw nun is hindi masyado nakahigpit. Nilipad yung wiper, ayoko na abulin. Kakaano yun, Paps? Kakaskab yun, Papi? Yes. Paps, share ko lang kasi sa akin din. Nangyari na rin yung sa akin, Papi, lumuwag yung tornilyo ng wiper. Ngayon, pero sa akin, hindi naman kasi ako stuck-stuck lang ako. Kaya binalik ko si Papi. Eh, syempre, nasa express ka, no? Hindi mo na binalikan. Hindi na. Tsaka mas bagay naman. Tsaka mas bagay naman kasi, Japan. No? So, yun. Yun lang naman, guys, no? Sa makina, Pops. Pwede naman maka-feel ng VTEC na ito. Sure, tara. Tara. Subukan natin, alright. Guys. Subukan natin. Carbon hood lang, Papi, ang hindi talaga malalaman kung... Carbon hood lang ba? Kargado, no? So, sakay tayo, guys. Sakay tayo. Sobrang baba nito, Papi, no? Yes, baba talaga siya. Ay, pucha, may pa ganun. Kamusta naman driving experience na ito? Dito, so far, masaya ako sa kanya. Yung tagtag, okay naman siya kasi mga coilovers na siya. Siyempre, hindi talaga maiwasan yung tagtag. Talaga mawawala sa kanya yung tagtag. Normal naman yun, no? Normal naman talaga sa kanya. Pero kung pang daily or talaga yung masasabi mong pwede pang daily, kaya rin makapagsabayan. Sa mga ano? Sa mga talagang matutulid. Mababa, Pops. Yep. Pabaharan talaga, kailangan natin sumete. So ito mga to. Papi! Yan siya. Nanginatay ka na, Papi, hindi pa ako handa. Dito tayo, Papi, kaliwa tayo. Papi, nanggugulat ka naman, hindi pa nga ako handa eh. Tayo, Papi. Saan tayo? Para makita natin yung VTEC talaga. Saan tayo, Papi? Kalabas na ako, Manuel? Hindi na. Saan lang. Sa dulo. Hindi ako handa sa mga ganito eh. Stuck lang, di ba? Kaya, tsura talaga yun, ha? Pang sleeper lang talaga. Oo! Medyo may konting baon. Hindi ba nagagali si Mrs. Pops? Dala, actually, si Mrs. Buntis eh. Kaya pagkadala ko siya, talagang takpon-chubby tayo. Oo eh. Bago mo na naman sabihin na napaka-alog and napaka-nakahilo yung video na ito ni Rich Potato, gusto ko lang explain, guys, no? Lumipat ako sa likod para mas maganda yung shot natin. Sa likod na part, guys, wala akong upuan. Alam mo yun, parang hindi tulad nito, may upuan, may sandalan. Doon talaga, parang nakalutang ka lang, guys, no? Tapos yung kapit ko, nakakapit ako dun sa right hand ko. Then yung pangkuha ko ng camera is itong left hand. So medyo, ang alog talaga, guys, no? Ang alog. Tapos hindi pa maganda yung daan ng kali. Pasayin siya na, guys. So, I'll do better next time. Pero, ito na yung best ko para i-stabilize nung camera na to. So, enjoy nyo na lang, guys, no? Wait,
ako. Dito tayo. Isang stretch mo. Pops, may daanan dyan, may daanan. Iba mag-drive si Papi. Medyo nagulat tayo, guys. Pops, ano man sabi mo, pinaramdam mo yung VTEC. Medyo kakaib, ilan umabot tayo doon? 8.5 yung cambio ko noon. Hanggang second gear lang tayo. Medyo... Lahat? All the way? Yep. Second gear lang, medyo pitin kasi yung daan eh. Saka baka mabanda tayo dito sa UP. Oo. Ikaw pa, so ilang bihira ka lang mata rito. So, Pops, kamusta naman driving experience? Contento ako sa kanya. Contento ako. Power, yung comfort, nakukuha ko naman sa kanya. Perfect car for me. Wala ka namang itadagdag dyan, Pops? Meron pa. Marami pa talagang project car ko to. Gusto ko talaga tubuhin ng talagang kompleto kung paano yung naiisip ko sa kanya. Pero narating yung time na ma-vlog ulit natin to ng next na vlog kompleto na. Makina, Papi, hindi mo napapalitan yan. Nag-iisip pa ako. Anong bala kong ipalit dyan, Papi? Plan ko talaga dyan is K24. Doon ang pangarap ko dyan. K24. Saan galing makina yung box? Actually, si Ian Reynoso, sikat yun. Talagang nagbabagsak siya ng mga makina sa atin dito. He's a good friend of mine. So, sa kanya ko plano talaga mong K24, lalagay mo sa ganito ko agaan, Pops? Yes, sir. Buta, Pops, mag-iingat ka. Ibabag pa natin yung kotso mo. Para sa mga gusto bumuo ng EJ na ganito, ano mabibigay mong tips? Sa akin, take it slow. Mas maganda kasi yung isa-isa mo binubuo yung mga pyesa mo. Na-appreciate mo. Tsaka mahalin mo lang talaga yung auto mo. Kasi parang tao yan, alagaan ka lang. Kaya dapat alagaan mo siya para alagaan ka lang. Okay, Pops, salamat ulit sa pagpapa-experience sa akin ng VTEC, no, B18c. Yes. Tatak na sa auto ko yung Pops. Okay, salamat, guys, no. And kita-kita tayo sa mga susunod na video. Peace out. Alright.